Hey, hello! Good afternoon, everyone! Good afternoon! Ayan. Pwede po bang malaman dito kung sino po yung mga first-timers? Wow! Welcome! Welcome! Wow! Ang dami pala connected natin! I'm pretty much sure a lot of you have been employed. Tama po? Yes! Oo. Kasi kanina, nagkakwentuhan lang po kami sa likod. Naalala ko, alam niyo po yung season po ngayon? Sa employment po kasi, dahil nakita nyo nga po, EA po ako. Itong panahon po na ito, hindi na po ako nakaka-uwi ng bahay. Kasi, itong panahon po na ito, budget season po. Being the executive secretary ng ano ng highest position doon sa department, I'm tasked to do all the budget. So I remember very vividly, it's hard to have vacations. It's hard to have overtime. Kasi po talaga, alam niyo, hindi siya ganoon, lalo na kapag malaki yung company. When the company is big, hindi porket malaki yung kumpanya, ibig sabihin malaki ang sweldo. Okay? Hindi siya all the time ganon. Kasi ang mindset ko noon, ganon. Nung bagong pasok ako, if the company is big, sabi ko, ay, stable yan. Malaki ang sweldo. Pagpasok ko po doon, hanggang sa kahuli-huli ang sentimo na binabayad nila sa akin, talagang sulit na sulit na sulit. So, alam niyo po, it just so happened na, kasi po, I dream of going out of the country before. Kasi ayoko na nga, sabi ko, ayoko na dito. Ang hirap pala ng trabaho sa Pilipinas. So, I also thought about going abroad. Oo, gusto ko, pero not as an OFW, but I wanted to study abroad. O, di ba? Hanggang graduate na, gusto pa rin, pinapaaral pa rin ang magulang. So, after I graduated, I wanted to study abroad. Kasi, two things. I wanted to learn abroad. And the second one is that gusto ko kasi makita yung kultura ng ibang bansa. Ang sarap po kasi mag-travel, di ba po? Okay. So, fast forward po. Alam po ninyo, I just realized a few days ago that all of my dreams, nung bago pa lang po ako nagtatrabaho, hindi pala siya makukuha sa employment. The first thing that I dreamt of is having an income na galing sa ibang bansa. Masarap po ba magkaroon ng income sa ibang bansa? Yes! Definitely! Ang mas masarap pa doon kapag kaalam mong hindi ikaw yung lahat nagtrabaho doon. Wow. And it actually comes from this amazing industry. And the second one, naalala niyo po yung una kong sinabi kanina sa inyo na gusto ko talaga mag-travel, gusto ko magbakasyon. Kasi alam niyo po noon, I remember, kapag ganitong period na kahit may sakit ako, hindi po ako pwedeng mag-file ng sick leave. Bawal kaming mag-absent. Ngayon po, yung sinasabi po kanina ng presenter natin, si Gia Paolo, magaling po ba? Yes! Ayan, grabe, alam niyo po, this coming October 8, I will be going on a cruise with my husband. And then on November, pupunta naman po ako sa Sydney, Australia. Grabe talaga! So, can you imagine na yung dreams ko nung college pa lang ako, yung fresh grad pa lang ako, ngayon siya nagmamaterialize and I did not get it from where I thought I would get it. Maraming salamat po. Yes!